how did you get traded? Because you won championships with Pure Foods, diba? Yes. My very first conference. Champion na. Pure Foods. So how did you get that? First conference ni Coach Chot also as a head coach, champion. And how did you get discovered? So fourth year ko sa Pure Foods. Right? Backup ka pa din to the backup, ha? Coach, hindi nagbago. Backup na ako ni Dean. Na-promote na ako. No? Na-promote ka na, so backup ka na. Backup ni Dean. Nasaan na si Coach Frankie? Na-trade? Sa ibang team na eh. So they felt like, okay, Coach Dean doon na starter, pwede nang backup si Coach Olsen. Tapos that year, okay, papasok si Coach Ron Jacobs as the head coach of San Miguel. San Miguel. So sila ni Coach Jong, ang first na hinahanap nila to build their team around is a point guard. So naghahanap sila ng point guard na pwede nilang makuha for their team. San Miguel. Coach, wait lang. San Miguel was a new team? No. Who was their point guard? Si Coach Ron sa San Miguel. Who was their point guard? New coach. Who was their point guard at the time? Pa-retire na kasi si Hector. Pa-retire na si Hector. Si Boss Hector. Tapos si France yata. Si France ang nandun. Pero lumipat si Franz sa Mobiline. So they were looking for a point guard. And then, so nagsascout sila ng, kwento din nila Coach Jong, nagsascout sila ng guards sa PBA. And then, ang tinitignan nila, si Coach Dindo. Ng Pure Foods. So tinitignan nila, And then, I don't know, they realized na for them to get Dindo, kailangan through a trade. Eh, dahil starting si Dindo, kailangan same level yung i-give up nila. And that time, parang wala na silang mabigay kasi parang ano na yun ng San Miguel eh. Parang rebuilding year na nila. They cannot afford to give up players anymore. So, sabi nila, hindi nila makukuha si Dindo. Then they realized, may nakita sila isang point guard sa Pure Foods. Na grabe yung energy sa bench, okay, very positive palagi pag ginagamit, he doesn't turn the ball over, he directs the plays, he makes his team better, di ba, yung mga ganung bagay. And then at makukuha nila ng wala masyadong kapalit. So doon nila nakita na oy, pwede pala to. So ako yun. Sabi nila, ang binigay nila was 2 second-round picks for me that time. So, yun na, kaya ako napunta ng San Miguel. Which during that time, barya yun, 2 second-round picks? Oo. And yun yung, yun yung turning point ng career ko. And when you went to SMB, well, nandun pa si Hector Calma. Wala na. So you were the... So, from the start. Meaning, ako na yung nag-start. So they gave it to you. They gave you the keys right from the get-go. Oh, and then, that year, si Nelson Asaitono, we were a bunch of role players. Then we had Nelson Asaitono as our main scorer. So, ang joke noon, kasi si Ivestig na Dize, tagalabas ng bola. Kukunin ko, ako magbababa ng bola. Papasa ko kay Nelson. Kakat si Mike Mustre. Tapos titira si Nelson, tapos re-rebound si Freddy Abuta. Ganun lang yung play namin. Ganun yung play ninyo. Ganun lang yung play namin. So, but, you know, we survived that year. Ano kami noon eh. We overachieved. Yung year na yon. And then the following year, although we did not make finals yung year na yon, maganda yung showing namin. But the following year, doon na namin na-draft si Danny I, 98, 99, Danny Siegel, and then 2000, sila, same year, nung 99, sila Boy Bits,
Nick Velasco through a trade. So then Don Antigares in 2000.